Mga araw, patuloy ko pong sinasariwa ang Isol at Emanuela ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Sa simbahan ito na kung saan 5 taon na po nakakalipas kayo din po ay bumigay ang inyong pagtitipan sa isa't isa. Ngayong araw na ito, kaysa ng inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, hindi po mga ninong at nina. Tayo po ngayon ay umitingin sa pagpapala ng Diyos upang patuloy kayong gabayan sa pag-ibig na mananatili kahit na may loob mga bagay na magpapakita at ahad lang sa katotohanan ng tunay ng pagmamahal na nananatili kayo sa ganitong pagmamahalan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat at umanap sa banal na pagdiriwa. Panginoon, Ikaw ang bukal ng buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang daan sa katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mga pangyarihan, tumayan mo si Nanginuso at Manuela at ang mga anak at apo nila, gayon din ang kanilang ginaganap na mabuting pagsasama. Pagpalaya mo sila sa yugtong ito ng kanilang kasiyahan na magbibigay ng katulad ng pagpag-ibay sa kanilang kasan. Noong pamangin mo ay umani ng unang luma ng pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo mo. Alright. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainang na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya luminha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o maylang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkong na kasama niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang nahihinding, hinuhay ng isang tadyang ito at pinaghilom ng laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon, ginawa ng isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang isang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot, ang maalam na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa ay parang ubasan na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong ako na wa'y ikaw ay abutin, na wa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pwede tayo na.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Parisayo lumapit kay Jesus at dinakang sinunin siya sa pamamagitan ng tanong na ito, na ayon ba sa kautusan ay malayan na lang ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan. Sumagot si Jesus, hindi pa ba nila nababasa sa kasulatan na sa kasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae. At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay magpaghiwalay ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Alright. Pagsubo. Upo muna kami. St. Paul in his letter to the Corinthians once said, in the end there are three things that last, faith, hope, and love, and the greatest of this is love. But I do this all, and I will not know what I'm going to do today. Lolly, yan po ano. Kanina, ako po ay tatanong sa office kung ano ba ang mangyayari sa wedding anniversary na ito. Kayo daw po ay nagkinasal 50 years ago dito po sa simbahan nito. Ano po ang pangalan ng nagkasal sa inyo dati? Hindi na matandaan. Hindi na po matandaan. Si Father Lolo, si Father Glorioso. Father Quirino Glorioso. Siguro po, nung ako po ay seminarista, siya po ay... Ay, nung ako po ay high school pala, si Father Glorioso po ang pinakamatandang pari sa Laguna. Umabot po siya ng 103 or 104 years old. Ayun po. Siguro po ako nandito si Father Lolo, sabi ko po sa office, ba't kaya hindi yung pari nagkasal sa kanila o magkasal ulit ngayon after 50 years? Nalatawa na lamang po sila. Pero at least, hindi rin po nila alam kung sino nagkasal sa inyo dati. Pero ngayon po, si Father Lolo o si Father Quirino. Kanina po, habang kayo po ay nandun sa likod, nagtatanong po ako sa isa sa inyong mga anak kung kompleto ba ba ang mga gagamitin dito po sa kasal. Kung may sising, aras, belo at cordon. Sabi, oo daw, lahat daw po kompleto. Eh, nung una po kayong kinasal, sa ritual, kayo po ay lunuhod pagkatapos po ng inyong kinasal hanggang doon po sa matapos yung kayo po ay tumanggap ng komunyon. Sabi ko po sa anak nyo, kaya ko po ba nilang lumuhod at ano itong mahaba? Mother, upo na lang po. Yan. Talaga nakakatawa. Siguro po sa mga aking pong nakasal ng 50 or 60, siguro mga pang-tatlo o pang-apat pa lamang po kayo. Ano? Mabibihira po ang umaabot po ng ganito pong katagal. Naalala ko po yung aking lolo at lola noong sila po ay nag-celebrate ng 60 years na kanila pong anniversary nilang mag-asawa. Kami pong mga nandoon, ang mga apo nila, ganun din po ang mga anak po nila na naroon. Tinanong po si lolo, si tatay po namin, noong isa po niyang anak. Sabi, tay, ano po ang sekreto para umabot ng 60 years? Sabi niya po, ay, pasensyahan lamang. Yan, ano po. Talaga namang pasensyahan. Unawaan lamang. Makikita po namin minsan yung aming pong lolo at lola na talaga namang nag-aaway. Pero sa huli-huli na doon yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. At makalipas po siguro ng tatlo o limang taon to be exact. Bago po ako makapoy na ordinahan bilang diakono, yung aking pong lola ay namayapa na. At nakita ko po talaga yung pagmamahal ng aking pong tatay, ng aking pong lolo. Hanggang ngayon, patuloy ng minibisita. At ganito po yung katotohanan sa pagmamahal. Lumipas ang taon,
lumipas ang panahon, sabi nga ni San Pablo, mananatili ito magpakailanman. My dear friends, we are seeing today a reality of true love. Ang katotohanan sa pagmamahal na sa pagpapahayag ni Tatay Johnny at ni Nanay Loli ng kanilang pag-ibig sa isa't isa, mayroon silang binibigang pansin sa kanilang pagmamahalan. Dalawa pong natatanging salita. Una po, mula po doon sa salitang friends na resource mo, ito ay magpapakita ng kahalagahan ng salitang paggugulita, pag-alaala. Alam niyo po, napakahalaga po sa pagdiriwang ng isang banal na misa ang katotohanan doon sa salitang pag-alaala, paggugulita. Na sa tuwing tayo po ay pupunta sa simbahan, tinitingnan po natin yung kahalagahan ng presensya ng Diyos. Na mayroong Diyos na katotohanan na naging dahilan upang maging kasalukuyan ang pagmamahal. Sabi po ng isang liturhistang pari, yung resurso mo, yung pag-alaala o yung paggugunita, ay makikita sa isang salita na mas maiintindihan po natin. Ang sabi na po, pagsasangayon. Tatay Dioniso at Nanay Loli, maaari pong alalahanin po natin yung inupong simula ng inyong pag-iibigan dun sa honeymoon stage, the first 5 years. And then, yung first 10 years, 20 years, kayo po ay nag-anak na, kayo po ay nagkaapo na in the last 30 or 40 years. At ngayon po, kayo po ay 50 taon na. Sa simbahang ito, patuloy natin tinitingnan ang pag-alaala, ang pagtingin sa misteryo ng Diyos. Na ngayon po, sa inyo pong kasiyahang manumbalik sa pag-ibig sa isa't isa, pinagsasangayon ninyo ang inyong pag-ibig. Yung nangyari po na nakalipas na 50 taon, ay tinitingnan po natin ang buong pasasalamat na wala pong mangyayaring kalakasan, kahinaan, kagalingan, kakulangan, kabutihan o kasalanan dahil naroon ang tunay na pagpapahalaga ng Diyos ay dapat na sa inyong pagsasama bilang ganap na mag-asawa. Kaya nga po, patuloy nating alalahanin ang biyaya na ito, yung grasya na magbibigay ng kalakasan ng katotohanan sa pananatili sa pagmamahal, sapagkat yung paggugunita patuloy na magbibigay po sa atin ng katotohanan ng masasaya, ng malulungkot, ng pinagtibay ng panahon ng katotohanan sa pag-ibig. Mga kapatid, kung titignan niyo po yung inyo pong dating mga naging larawan sa inyo pong unang kasal o sa mga panahon ng una ninyong pagsasama, ang doon na magpapakita na ngayon, kayo, Tatay Johnny, ay magbibigay pa rin ng pag-ibig kay Nanay Lolita ng buong katapatan sa kanya. Unang salita, resurso mo, pag-ugunita at pagsasangayon ng pag-ibig. Ikalawa mga kapatid, ang salita adjornamento, ang pagtingin sa harapin, yung inyong pong pananaw, yung inyong vision. Malapit na po matapos ang taong 2023. At sa pagbasa po natin, sa panibagong taon, kayo po bilang mag-asawa, sa mga lilipas po na araw, buwan at taon, ano pa kaya ang tinitingnan ninyo magandang vision o pag-asa sa inyo pong buhay? Andyan po ang inyo pong tatlong anak at andyan po ang inyong 7 mga apo. Maaari pong dumami pa yan, lumaki pa ang inyong pamilya, magkaroon pa kayo ng maraming ari-arian, magkaroon pa kayo ng masaganang buhay. Pero sa pagtingin po natin, sa maiiwan ninyong mamahalagang katuruan sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan,
sa inyo pong magagawang mabuti sa kapwa. Ito po ang maganda nating panghawakan. Tatay Johnny at Nanay Lolita, bukod po doon sa pagbubunita na magpapakita ng katotohanan ng presensya ng Diyos, ngayon po ay niyayakap ninyo ng pagtingin doon sa pananaw ang katotohanan na magandang kinakaharap, na magandang kinabukasan. At pangahawakan po ninyo sa inyong pag-ibig sa isa't isa ang katotohanan na kayo ay magbibigay ng kabutihan ng naayon sa pamumungang naayon sa biyaya ng Diyos. Kayo po, bilang mga magulang, bilang mga lolo at lola, ay nagkaroon na ng bunga ng inyong pagmamahal. Taas lang po ang kamay ng mga anak po ng Nanay Loli at Tatay Johnny. Yan po, no? Ayan. Mga kamukha-kamukha nyo, ano po, mga carbon copy. Ang mga apo, nasaan po ba ang mga apo? Taas po ang mga, ayan. Ang cute ng mga bata, ang mga narinito pong apo nila, ang gwapo, kamukha-kamukha ng lolo. Ang katotohanan ng mga batang ito, maaaring may nakuha po sa inyong itsura, pag-uugali, at inyo pong mga anak ay natuto ng kabutihan sa inyo, ito po ang pinakamagandang maihahandog mo sa Diyos. Pinayayaan kayo 50 taon na nakakalipas upang kayo'y magpahayag ng pagmamahal. Ngayon, patuloy ninyong ipakita ang inyong pag-ibig sa isa't isa sa pamamagitan ng pamilyang narito ngayon upang ibahagi din sa kanila ang kasiyahang natanggap ninyo. Mga ninong at nina, kayo po ay narito ngayon bilang saksi sa kanilang pagmamahal. Meron po ba dyan na ninong at ninong na po nila 50 years ago? Wala naman po siguro. Ano po? Yan. Pero napakagandang tingnan na kayo po bilang kaibigan po nila, bilang mga mahal nila sa buhay, ay narito ngayon at nakikisa sa maganda rin pananaw, sa magandang adjornamento, upang tingnan na ang katotohanan sa pagmamahal ay mananatili magpakailanman. Kung nag-break man po ang katnyen 11 years ago na kanilang pagmamahalan, at si Nakim Chu at si Sian Lim ay 12 years na magpapakita sa ibang mga kabataan, hindi na kami naniniwala sa forever. Pero ngayon, ang dalawang taong ito, si Tatay Johnny at si Nanay Loli, papakita ng katotohanan sa pag-ibig. Mga kapatid, ito po yung ating tingnan sa magandang pananaw at magandang pagbabalik tanaw. Ang katotohanan sa pag-ibig ay mananatili habang buhay. St. Paul in his letter to the Corinthians reminds us, in the end, there are three things that last: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Amen. Tatay Johnny, tayo po kayo, at Nanay Lolit, tayo po ang mga ninong at nina. At ngayon po ay susundihan po ang mga kabilan. Dito tabi po kayo sa hand tayo. Ah, sige, sige. Kapatid na Jonicio at Manuela, narito kayo ngayon bilang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos na sa inyo'y nagtataguyod sa inyong pamumuhay bilang pinagluklot sa kanyang pag-ibig, malasakit at pagkukong. Sa kanyang pagbabala at palagi ang pagtuwa, binagkakatiwala niya sa inyo ang mananagutang mamuhay lagi sa pagkakaisa, sa paglulamayan, sa hirap at dusa,
sa ginhawa at kalusugan ay magsamahan, maging kapat sa pag-ibig magpakailanman. Sa iyong paglingon, sa pinanggagalingan, kayo sa Nino, sa pagdalangin ng ating Kristiyanong sambayanan, na ang hiling ay magpapala ng buong may kapal upang kayo'y makarating sa Kanyang paraunan. Namahal ng Jerusalem, Mama Manuela, sa harap ng Diyos at ng Kanyang sambayanan. Patuloy po kayong magsasariwa ng inyong kasal. Magharap po kayong dalawa. Yan. Tingin po kayo sa mata ng isa't isa. Hawak po kayo ng dalawang kamay. Hawak po kayo. At sariwain ninyo ang hindi magtipad sa lahat na sakramento ng kasal. Manuela, sa harap ng Diyos at ng Kanyang sambayanan, sinasariwa ko ang aking pagka, ang aking pasya, noong tinitipang kita, naging aking may bahay sa hirap at tinawa, sa dusa at kagal. Ikaw lamang ang mabigin at itatangin ka dito ng buhay. Ngayon, at magpakailan mo. Amen. Dinsyo, sa harap ng Diyos, ng Kanyang sambayanan, nasariwa ko ang aking pasya. Naging tinitipan kita, naging aking asawa, ang hirap at tinawa, sa dusa at hidaya, ikaw lamang ang aking pinipigil, natangin ka rito ang buhay, ngayon at magpakailangan. Namahal namin Dionisio at Manuela, ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan. Sa ngalan ng sambayanang narito, kami nagpapatunay sa sinasaliwa ninyong pagtitipan bilang mag-asawa sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Bukas palad namin kayo tinatanggap at makaasa kayo sa aming pagkilig at panalangin. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang sinariwang pagkatalang puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bayan ng Diyos, palakpakan po natin ang mga bagay ng kasalanan. Dami na po umupo ang mga nilong at ilang. Ngayon po ay babasbasan natin ang kanilang mga sinsing at aras. Ama namin, mawain, basbasan mo at tukupin ang iyong mga lingkod na si Dionisio at Manuela. Pagalawban mo sila ng sapat na kanilang kabuhayan, sinasalisag ng mga aras na ito. Sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan, inilulog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, mapagmahal, basbasan mo at tunapin ang iyong mga lingkod na sina Dionisio at Manuela. Pagkitabarin mo sila magsusuot ng mga sinising na ito, ay maging kawa mismo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sila. So, pagpakailatan ang sinsignito na siyang sabla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa kala ng Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kailanman hindi ka papabayaran. Ilalagay sa iyo ang aras na ito na siyang tanda ng aking papabalaga at pagkaliwa sa pangalan mo at ng ating mga anak. Sa kala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dinisyo, tinatanggap ko ito, nananato ako sa iyo, magiging katuwang, lumastong paggamit, pangangasiwa ng ating kabuhayan. At ay Jesus at Mary Loli, magbasbasanin at hanggatin ninyo po ang banal ng salita na ito na maging gabay sa inyong buhay. Mawa ang mga salita ng Diyos ay magiging buhay sa inyong pagsasama, ginaganap ang mag-asawa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bayan ng Diyos, palakpakan mo natin ang mga bagay at kasama. Alright. Gusto ko nyo daw ng ating kas sa ulit ko na natin at ano lang nalik din ang mag-asawa. Alright. May peace your wife. Ngayon po, tayo po ay dadako na sa paghahandog ng mga alay. Ang mga ninong at ninang pupunta po doon sa gitna para po sa pag-aalay. Ang maglalagay po ng belo at ng kordon ay lalapit po dito sa mga. We have one shot. One, two, three. All right. Sige po, dapat po yung maglalagay ng modelo at ng purple.
Naiiyak ako. Alright, see you later, alligator. Bye-bye.